So ayun, medyo pinipilit ko na mabilis lang tong vlog na to. Kasi aalis pa ako, mamaya pupunta kami ng Bird Park. So I only have few hours. Ayun. Hi mga kalakwacha! Welcome back to my channel. And for this vlog, ito ang continuation ng ating hashtag travel tip series. Tuturuan ko kayo kung paano mag-impake, pero unfortunately, hindi ko siya na-shoot nung nag-impake ako. So ngayon, nandito na ako sa Malaysia. Kaya papakita ko na lang sa inyo kung ano yung laman ng aking bagahe. By the way, this is a one-week travel. Good for 1 week lahat ng gamit ko. And this is actually a business trip. So expect mo na marami akong dalang damit. Pero alam ko pa rin naman na hindi ako nagdala ng sobra. So ito, malaki lang siya pero alog-alog yan. Yung timbang niya, 15 kilos lang siya. Kasi meron naman akong luggage allowance na 20 kilos. So, hindi na masama. So, ngayon, mapakita ko sa inyo kung ano yung mga travel essentials. Kahit pa paano, magiging ano pa rin. Efficient pa rin yung ating pag-iimpake kahit na napakarami kong dala dahil 1 week ako. May dahilan naman kung bakit ako maraming dala, okay? So, eto na. Papakita ko na siya sa inyo. Tada! First one, makita niyo marami akong dalang extra bag. So, itong bag na to is para to, kasi nga business trip, so para to sa office. So, ayan, gamitin ko yan doon. Tapos this one naman, is an extra bag lang kapag kailangan ko pa ng maraming space, or should I say, mas kailangan ko siya kapag mag-shopping ako para mayroon akong paglagyan, kasi syempre, maliit lang yun eh. Okay, nagandalang bag. Actually, pero kasi ano yun, depende kasi kung saan ako pupunta. So ito naman na bag na to is gagamitin ko siya kapag magagala, kasi dapat di ako masyado maraming dala para makakilos tayo ng maayos. So yan yun. And I also have my, syempre, business trip. I have my laptop bag. Pero ito, ito na yung hand carry ko. So sige, unahin natin to. So sa hand carry ko, ang laman nito, of course, ayan, yung aking laptop. Laptop. And then, sorry natin siya. Yung mga lagi kong hawak, wallet. Tapos yung aking passport bag. Passport, what do you call this? Passport holder ba yun? Kung ano man to. Nandyan yung ticket ko, boarding pass, yung ID. Tapos, ewan ko kung anong pera to. Ayan, mga departure card. At syempre, hindi rin pwede mawala dito ang ball pen. Ayan, kasi pag nasa airport tayo, kailangan yan lagi. So, pagka nasa airport ako, ito lang lagi ang hawak ko. Para nandito na siya lahat. So, lalagyan natin yun dyan. And then, ang laman nito yung mga lagi kong ginagamit. Siyempre, ang ating makeup kit. Siyempre, lagi tayo nag-retouch. Nasa hand carry dapat yan. And then, umbrella, nasa hand carry rin dapat kasi baka biglang umulan, ganun. Tapos, ayan yung mga monopod. Yung iba gamit ko ngayon, nandyan. So, hindi makikita. And syempre, ang ating camera, dapat nasa hand carry. Para wala kayong mamiss na makapture. Ano pang laman ng hand carry ko? Ang laman ng hand carry ko ay yung mga lagi kong ginagamit, hand cream. Alcohol, lagi ko itong ginagamit. Depende naman sa inyo eh. Kung anong gusto nyo laging gamitin. Tapos, ano pa ba ito? Ayan. Meron din ako dito ang emergency medicines. Just in case na ma-allergy ako anytime, buhugutin ko lang siya sa hand carry bag ko. And then I'm good to go. Ako kasi meron akong rhinitis. So, ayun. Suklay, syempre. Ano pa bang nandito? Ito yung sa lalagyan ko ng shades. Syempre, kapag kaumaga na, alam mo na. Kailangan ng shades. Okay, so that's it for my hand carry. Hand carry ko, yun, wala pa naman kong 7 kilos. Saka kasi hindi pwede yung ano, laptop sa check-in. Saka yung, pati yung mga camera. Basta lahat ng gadgets hindi pwede sa check-in baggage, okay? Okay, dito na tayo sa ating check-in baggage. Baggage essentials, number 1. Meron akong pouch para sa aking mga toiletries, yung mga shampoo, ganun. Pero ano, tip ko sa inyo, kapag ka mag-travel kayo, hindi nyo naman kailangan magdala ng malalaki. Mag-ipon na kayo ng mga ano, ayan, hanggat maaari, mga nakasashay lang, mga conditioner,
Tapos, yan yung mga maliliit lang. Kasi yun, meron akong mga ganitong maliliit na mga lalagyan. Dire-refillan ko na yan every travel ko. Mga shampoo, lotion, yan, nandito siya lahat. Mga hand wash, artihan ko sa katawan. Face cream, yan. Tapos ano, ayan, cotton buds, nandito nakalagay. Basta yung hindi siya masyadong takaw sa space, toothbrush, nandiyan yan lahat. Tapos ano, huwag naman kayo mag-worry na mag, ano yan, yung parang mas sisirit or maglulus yung mga takip. Kasi as long as na compressed yung inyong pouch, hindi siya maapektuhan ng air pressure yung sa airplane. So you don't have to worry. Okay, that's it for my pouch. And then, I also have this one, this pouch. Ang laman nito, for the girls, yung mga pang-emergency natin na gagamitin, alam mo na, baka biglang magkaroon. Yan, dyan nakalagay yung mga yan. Siyempre, 1 week ako, kailangan, ano, sure ako na, kumpleto yung dala ko maya, dyan kulangin tayo. Diba, alam mo na. Next, siyempre, I have bag for my undies. Hindi ko na papakita, siyempre, this one is private. Ito naman, siyempre, depende kung gaano karami. Depende din sa inyo at depende kung ilang araw kayo. So for me, ito medyo ano to, marami yan. Okay, next. What's in my bag? Handkerchiefs. Yan. Few sets lang siya. Hindi naman ako syadong magamit niyan. Tapos, siyempre, since this is a business trip, meron akong dalang sarili kong hammer. Ayan, eto, meron naman dito sa hotel, but syempre, kulang pa rin kasi parang mga 5 lang ata yun eh. Ang dami kong damit, di ba? So, eto, this one, 10 sets, tapos maninipis lang siya. May mabibili kayo nito sa mga, ano, sa mga supermarket. Eto kasi binili ko to sa Vietnam. Pero meron din naman ito sa Pilipinas, I'm sure. So, hindi siya takaw space kasi nga maninipis lang. Next one, yung pantulog ko. Guys, pagka magka-travel kayo, hindi nyo naman kailangan magdala ng maraming pantulog. Ako, usually pagka 3 days travel, isa lang dala ko. Tapos ano, hindi naman nadudumihan yun, kayo maarte. Diba? Tapos short, tapos yung parang, parang duster na gano'n. Di ba na ipapakita? For this travel, since 1 week ako, parang, ayan, 2 sets yung dala ko. So, yan siya. Next! Eto. Shawl. Para saan to? Ako kasi, kapag nagta-travel, hindi ako nagdadala ng towel kasi masyado siyang mabigat, takaw space. So, instead of towel, ito yung ginagamit ko. Kasi ano naman siya, absorbent naman siya ng mga liquid. So, ayun. Wala naman siya halos pinagkaiba. Depende naman sa yun kung ano yung talagang basang-basa ka. Saka, kadalasan naman, pagka naka-hotel kayo, meron namang ano, complimentary towel dito. So, ayan. Dinala ko lang siya just in case na wala. Ba, dapat lagi tayo handa. Baggage ko, ito, yan. I have sets of cycling shorts kasi syempre business trip, kailangan ng cyclings, nakadress tayo, ganun. Ito naman ang mga gamit ko is ano siya, sinet ko siya by OOTD. So, since ano ako dito, ilang days ba ako? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 6 days ako. So, dapat meron akong 6 sets ng OOTD. Bali, ano, 6 sets ng OOTD para sa mga gala, tapos 5 sets para sa office attire, saka sa pang-church. So, ayan, nakaseparate na siya. Ang ginagawa ko kasi dito, isang set ng OOTD ko, nakatupi na siyang ganyan. Ang katupi. Yung ganun yung grouping ko ng damit. Tapos, niroroll ko lang siyang ganun. Roll ko lang siya. So, ayan, kung makikita nyo, OOTD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, tama. 10 OOTDs. Ano lang pala, 4 sets lang pala yung ano ko pang office kasi holiday pala yung Friday. So, pa-uwi na ako nun. Siyempre, yung mga shoes ko, ito, sa shoes kasi medyo ma-RTA ako kasi siyempre, depende yun sa OOTD nyo, di ba? So, for this trip, ayan, meron ako isang sandals. Pagka tinatamad ako mag-shoes, sandals na gagamitin ko. Tapos, meron akong para sa office yung ganito. Then sa, ano naman, sa mga para sa galaan, kasi syempre walkathon. Yun, I have my rubber shoes, 2 rubber shoes yung dinala ko, white yung isa. Para, ano, madaling partneran. Madaling bagay. Ito kasi, ewan ko ba ba't dinala ko yung, ano, ratchet ko. Wala lang. Tapos,
Siyempre, yung mga lagyan nyo ng shades, pagka naka-check-in, make sure na meron kayong hard cases para hindi siya mabasag. Tatlong shades ata yung dalawa. Kasi kung outfit is life ka, di ba? Mag-i-impake ka, pero dapat hindi na-apektuhan yung fashion. Okay, so additional pa pala na mga nagdadali. Ayan, ito, di nawawala to sa akin, yung travel pillow. Pero sa hand carry ko siya nilalagay. Ayan, kasi syempre, gamitin mo yan pag nasa airport ka. And then, ayan, yung mga nasa bulsang ganito. Ito, ayan, meron akong mga extra laundry bag. Saka eco bag para sa maduduming damit. Saka sa mga bitbitin, mga pasalubong ganun. As one extra shirt lang. So yun lang yung sobra ko, isang extra shirt lang. Ayun yung aking ano, luggage. This is for 1 week business trip. Dapat kasi talaga, originally, ay shoot ko yung for hand carry lang. So nagpalit ako ng maleta kasi ayoko nang masyadong bulky. Kasi magubusok yung iba kong damit. Kaya naging ganito yung maleta ko. But the original plan is pang hand carry. Pero yung the way naman kung paano ako nag-impake, ganun din naman yan kapag ka naka-hand carry kayo. Kasi kagaya ng mga sinabi ko ng mga ano, yun, sa mga maliliit na bottles ng mga lalagyan, mga refill. Kasi pag hand carry, hanggang 100 ml lang yung pwede mong dali na liquid. Hindi ka pwede lumagpas nun kasi iwanan sa'yo yung si airport. So sayang naman. Sana may natutunan kayo sa aking pag-impake. Ayan. Ako ay magagala na. Salamat mga kalakwacha and I hope na may natutunan kayo kahit marami akong dala ngayon kasi nga 1 week po ako. Ay, huwag kayong judgmental. And ayun nga, ang lakwachera niyong friend kasi hindi lang naman ako basta lakwacha, baka akala niyo wala akong ginagawa sa buhay. Okay, nagkatrabaho po ako ng marangal. Isa po akong inhinyera, kaya po may mga ganito tayong ganap. Yun lang, salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe, and pakishare na rin, and iring mo na rin yung bell para meron ka ng notif sa mga susunod kong vlogs. And abangan mo yung mga susunod kong vlogs, yung ating Malaysia 2018. Okay, abangan nyo yan. And sa marami pa nating hashtag travel tip series. Alright, see you next trip! Thank you for watching! Bye-bye!